Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na ina-upload natin every week. Every Thursday po nag-upload tayo ng video natin. At syempre, para updated po kayo sa mundo ng pag-ibon. Okay mga kaibon, ngayong week mga kaibon, simple lang yung pag-uusapan natin mga kaibon. At bago natin i-discuss pala yan, gusto kong batiin kayong ng Merry Christmas in advance mga kaibon. Kasi ang sunod na upload natin is 28 na, doon mag-New Year na. Kaya babatiin ko na po kayo ngayon pa lang ng Merry Merry Christmas. Sana sama-sama yung buong pamilya at sana walang may sakit. Yun lang din po naman yung pinagdarasal natin, na walang may sakit. At salo-salo, kahit konting handaan man yan o malaking handaan, importante po magkakasama tayong magkapamilya mga kaibon. At yung topic natin is napakasimple lang. Yung gagawin natin ngayon dito mga kaibon is i-ID natin yung mga ibon na mga pababa natin mga kaibon. At eventually, ibebenta rin, actually, out din natin yun mga kaibon. At sasagutin natin yung katanungan ng isang kaibon natin na napakagandang katanungan. Kasi ito, para sa atin, maganda to kasi para medyo may alam tayo kung ano yung mangyayari sa mundo ng pag-ibon next year sa ganitong mutation. Ang katanungan ni Kaibon Alvin Hernandez is, may laban ba next year ang mga Ino o Krimino? Sasagutin din natin po yan ng mabilisan para kahit papano malinawan o magkaroon po tayo ng idea kung ano nga po yung estado ng mga Ino next year mga Kaibon. Okay? At syempre, bago i-discuss natin yung munting mga ibon natin na pababa this year, magsha-shoutout syempre muna tayo kasi nagpapasalamat tayo sa mga kaibon natin na walang sawang sumusuporta sa channel natin. Sabi ko nga parati, dahil po sa kanila, dahil po sa inyo, dahil sa suporta nyo, nagpapatuloy po tayo mga kaibon. Kahit sobrang busy, kahit yung YouTube na to, minsan nagtitik ng oras natin, pero masaya tayo mga kaibon. Alam nyo naman kung nag-YouTube kayo kung ano yung estado ng YouTube ngayon, kaya ang dadami nag-quit. Okay, pero laban lang tayo mga kaibon. Okay, ngayon syempre mag-shoutout tayo mga kaibon sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Shoutout kay kaibon Angelo Villena ng Cabanatuan City. Wow, Merry Christmas po dyan sa mga taga-Kabanatuan. Joey Tamayo ng Caloocan. KJ Mini Avery ng Samar. Ashley Mini Avery ng San Tomas, Batangas. Sa mga Batangas dyan, mabuhay po kayo. Team Otog ng Samar. Dondon Dipas. Jonathan Tulin. Renzo Cornell. Math Hebreo. Eric Chunsim. So, asawa niyang si Ma'am Richelle. Si Eric Jr. sa Chunsim Family. At sa mga kasama niyang security, maraming salamat po sa suporta niyo, Family Chunsim, at sa mga kasamahan niya. Kay kaibon no, si Caparoso, Jerome Abdon, pamilya Mateto ng Ticolio, Cordona, maraming salamat po. Lodi Vlog, Rechimil ng Taytay, maraming salamat sa suporta. Frederick Villar, Casey Bunda, Mini Avery ng Gagalangin Tondo. Sa mga taga-Tondo dyan, mabuhay po kayo. Christoph Bunda, Catherine Ramos, Frank Aguilar ng Binangonan Rizal. Sa mga taga-Rizal dyan, mabuhay po kayo dyan. Vic Manyo ng Kalumpit Bulacan. Sa mga taga-Bulacan dyan, mabuhay po kayo. Kay Kaibon Leo Lunaria, Cherry Lapu-Lapu, Lloyd Aldrex Lunaria, Luis Lane Fernandez. Mabuhay po kayo. Salamat sa suporta. Mordido Family, Yao Yan Family ng MMA. Salamat po sa inyo. Jeff Logs or
Jeff Tulogs Ibonan ng Taguig. Hindi ko po alam kung paano ibasahin to, pero shout out sa iyo kay Ibon. Ruald Bernardino, page ni Tito Ken. Maraming salamat po sa suporta nyo, mga kaibon. Okay, ngayon, syempre mga kaibon, pag-uusapan na po natin yung munting topic natin ngayong week. I-ID natin yung mga pababa natin. At the same time, sasagutin natin yung katanungan ng isang kaibon nating gustong malaman kung ano yung magiging estado o ano yung magiging kalagayan ng Ino next year. Ang katanungan ni Sir Alvin Hernandez, napaganda, kasi daw sabi niya, may laban po ba? May laban pa po ba? O may laban po ba yung Ino next year? Ang Ino po, mga kaibon, sa tagal na nating nag-ibon, may time na bumagsak din nga po talaga yung presyo niya, pero mga isang taon lang ata. Hindi naman isang taon, mga kaibon. May season lang na medyo buwaba talaga yung presyo ng Ino. Pero after that, wala na. Kasi yung Ino, kung mga kaibon, kung napapansin nyo, consistent po yan yung Ino, mga kaibon. Parati po yung hinahanap sa buying. Diba? Kahit mababa yung presyo niya, at least yung Ino po gumagalaw. Gumagalaw po yan. May naghahanap po parating yan. Kasi marami pong nagagandahan sa Ino. At lalong-lalo pa ngayon, mga kaibon. Lalong-lalo pa ngayon, yung Ino, ang sagot doon is may laban po. Mayroong laban po. Sabi ko, lalong-lalo pa ngayon dahil may buying na po ng Opa Aqua Ino. Ano pong ibig sabihin po nun para sa atin, mga kaibon? Para sa mga nag-aalaga ng Ino. Malaking tulong po yun, mga kaibon. Kasi pag nagtuloy-tuloy ang buying ng Opa Aqua Ino, mga kaibon, siyempre, maghahanap po yan ng mga kapares, yung aqua na regular, maghahanap po yan ng kapares. Ang hahanapin po yan is, unang-una, Cremino Opa o Cremino, depende sa gusto nilang ipalabas. Lutino Opa na may split sa Parblue, maglalabas din po kasi yan. Maganda din ipares yan. Albino Opa na may, maganda sa Albino Opa, possible blue-blue. Ito, tested and proven ko na to, mga kaibon. Napakaganda yung pares. Pwede rin nila ibangga yung Parblue Opa split Ino. Pwede din. Kaya, ang Ino po next year, napakaganda po. Napakaganda, maraming option ang Ino, mga kaibon. Kaya kung sa laban lang, Sir Alvin, may laban po tayo. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na may laban po tayo. Actually, sinagot ko na yan sa message. Nag-reply na tayo doon, pero gusto ko lang ipaalam sa lahat na siyempre may laban po ang Ino next year, mga kaibon. Okay? Ngayon, i-ID na natin yung mga munting pababa natin at magsisimula tayo dito. Ito na, mga kaibon. Kung makikita nyo, may tatlong inakay po tayo dyan. Lahat po yan anak ng Aqua. Ito po, yung unang inakay is Aqua B2O pa line po yan, mga kaibon. Ang ganda, gandang klaseng ibon. At yan po yung pinaghahanap ngayon. At ito po, Aqua B1. Opaline na po yan, mga kaibon. Kaya abang-abang lang. Dahil ito po yung mga ibon na ipapang-out din po natin ito, mga kaibon, pag nakababa na. Kung interesado po kayo, pwede po kayong mag-message sa FB page natin, Ibon at iba pa yung FB page natin. At paki-follow na lang din po, mga kaibon, kasi minsan may mga announcement tayo, namimigay tayo ng mga itlog doon, minsan baka mamigay tayo ng mga hand-feed doon na ibon. Paki-follow na lang po, mga kaibon, kasi hindi natin alam eh. Okay, mga kaibon, baka kasi biglang mamigay tayo. Okay, ito po yung mga pababa rin natin, mga kaibon. Sa isang glass box natin, maglalagay na rin po tayo ng Aleg Vanilla. Grabe, ang taba ng paan ito. Akala ko, mga kaibon, actually, maliliit pa tong mga to. Pagbukas ko ng nest box, yun, taba pala ng paa. Yan, lalagyan na po natin yung leg ban.
check din natin sa ganun yung sitwasyon, medyo maitim-itim yung ano, B2 na po yan, mga ganyan, aqua B2 na po yan. Ito, yung isang to, red eye po yan, mga kaibon. Feeling ko hindi na magdidilaw yan kasi puti na yung mga feathers niya sa katawan. Talagyan na rin natin yung leg band. Yan po yung tinatawag nila na albino opaline possible blue. Kasi po yan ay anak ng back-to-back par blue. Yan po yung aqua B2 split ino at anak ng crimino opa cock. Yan po, napakaganda. At ito po, kapatid dyan din. Itong kapatid niya ng isang to, maliit pa. Pero mataba-taba na rin yung paa. Madilaw yan po, mga kaibon. Sana mag-aqua B2 yan. Pero kung pumuti rin po yung flight feathers niyan o yung feathering ng katawan ng ibon na yan, magiging albino opa possible blue rin po yung ID niyan, kasi nga po yung anak, ang tatay niyan is crimino opa, yung nanay po niyan is aqua B2 split ino. Per clutch po, grabe po yung parisan na yon. Nagbubuga po talaga ng red eye. Yun po yung mahirap tayong magpa buhay nung unang mga papisa natin, kasi sa patoka nga po at sa mga paposter din, pero nagawan din po natin ang paraan. Yan po, mga kaibon, kung makikita nyo, tatlo rin po yan, ibig sabihin anim na po na aqua ang nililigbanan natin, mga kaibon. Ito na yung pangatlong batch ng pababa natin, mga kaibon. Titingnan natin kung anong klase ng mga ibon to, at alam ko medyo mabibigat at magagandang ibon po ito, mga kaibon. Kung makita nyo, tatlo din, bali siyam na ang pababa natin, mga kaibon. Ang unang ibon is aqua B1 split opa split ino po yan, mga kaibon. Kasi sex link na po yan, cock na po yan, mga kaibon, automatic. Kung makita nyo, lalagyan na rin ng leg band. Lahat pala ng aqua natin dito, ang leg band niya is orange o gold ba yan, mga kaibon. Yun yung leg band nila lahat. Ang tataba ng bahan ito, mga kaibon. Hirap lagyan ng leg band. Yan o, kung makikita nyo, ang ulo, orange sa orange, tapos pulang-pula yung mata, mga kaibon. Ang susunod, yan, aqua B2 na po yan, mga kaibon. Pag nakakita kayo ng ganyan, aqua B2 na po yan, automatic. Lagyan na rin po natin ng leg band, mga kaibon. At mukhang mahirap lagyan yung leg band to, ha. Ang taba ng pa eh. Mga kaibon. At yung sikreto pala natin sa pagbibreed, mga kaibon, napaka basic lang. Sinasabi natin parati, may mga videos na tayo dyan. Hanapin nyo lang po. Wala man tayong tinatago. Yun na po kung bakit marami tayong pababa. At ang huling inakay, mga kaibon, kung makikita nyo, mukhang simple lang, pero ang inakay na po yan, mga kaibon, is anak na po yan ng yellow face, mga kaibon. Yan po yung split opa split yellow face split ino. Kung mapapansin nyo, mga kaibon, lahat ng ibon natin dito kargado ng ino, mga kaibon. Bakit kaya? Baka ito yung tanong ng kaibon nating si kaibon Mr. Hernandez, na may laban ba yung ino next year. Kung makita nyo, ito po yung kasagutan nun. Bakit puro ino yung kinakarga natin sa ibon natin, mga kaibon. Aside from ino lover po tayo, napaganda rin po naman talaga ng ino, mga kaibon. Sobrang ganda ng ino at may laban talaga yung ino, mga kaibon. Kaya lahat ng ibon natin, ino ang karga, mga kaibon. Okay, ito na yung pang apat na batch ng mga pababa natin, mga kaibon, na lalagyan natin ng leg band ngayon. Bali yung una, tatlo, pangalawa, tatlo, pangatlo, tatlo din, pang-apat, dalawa, bali 11 na po. Tapos isang split YF, split ino, split opa, yung isa. Bali 10 yung aqua. Ito po, yung unang ibon dyan, grabe, ang laki ng paa. Ang hirap lagyan ng leg ba ng ibon na to. Kung gusto nyo pong mag-inquire about sa aqua split opa ino or aqua opa ino, message lang po sa FB page natin.
ibon at iba pa. At sasagutin po natin yung mga katanungan nyo, mga kaibon, para magkaroon po kayo ng idea kung magkano at kung ano yung magandang alagaan next year. Kasi kung mag-aalaga kayo ng ibon, syempre maganda na yung medyo may taas-taas yung mutation para hindi rin po masayang yung mga pagod nyo. Pero kung newbie kayo, gusto nyo magsimula sa mga low mute or mga OPA, yung walang karga, pwede naman mga kaibon, walang problema yun. Yan po, kung makikita nyo, Aqua B2 na po yan na OPA line mga kaibon. Ano, klarong-klaro mga kaibon. Yung susunod na ibon na kukunin natin, magkapatid po yan. Yan, Aqua B1 OPA na rin po yan mga kaibon. Ano, kung makikita nyo, ang paa, ganyan po yung mga B1 mga kaibon. Medyo makikita nyo, medyo may itim-itim pa yung ulo, pero pag laki po niyan, mawawala yan. At makita nyo ng kagandahan ng B1 na Aqua OPA. Yan, ang hirap po lagyan ng leg band ng mga ibon na to, kasi ang lalaki, ang tataba ng paa mga kaibon. Mga ganyang kalaki mga kaibon, 3 weeks to 4 weeks. Pwedeng-pwede na po yan i-harvest at papatibayin natin sa nursery box o sa nursery cage nila para pag-release natin, sure na mabubuhay yung ibon. Ano, napakaganda mga ibon yan mga kaibon. Ang linis pa po yan pagka lumaki na mga kaibon. Yan po, ang pang-apat na batch at pang-11 na inakay na nilagyan natin ng leg band. Halos Aqua, halos karamihan Aqua lahat mga kaibon. Gandang mga ibon. Bale, ito na po yung pang 5th batch natin mga kaibon na lalagyan natin ng leg band. Kasi yung iba medyo maliliit pa, may mga anak pa tayo doon ng yellow face na lalagyan din, pero maliit pa. Yung unang ibon na yan mga kaibon, kung makikita nyo, Aqua o paino na rin po yan na B1 mga kaibon. Yan po, malaki na, kaya medyo mahirap na lagyan ng leg band. Uy, saan ka pupunta? Huli ka. Sige na nga, ikaw na nga unahin natin lalagyan ng leg band. Yan po, kung makikita nyo, Aqua o paino na rin, Aqua o pa B1 na rin po yan mga kaibon. Need pa DNA kasi hindi pa natin alam yung gender niyan mga kaibon. Malilikot na po kasi medyo malalaki na. Feeling ko ito yung mga mauna ding bumaba mga kaibon. Bali, first batch is 3, second 3, third 3, sunod 4, tapos sunod 3, bali 14 na ibon na po yung i-leg ban na natin ngayon mga kaibon. Yan po, Aqua OPA B1 na rin po yan mga kaibon. Split sa ino, lahat ng ibon natin dito mga Aqua mga kaibon, split matic sa ino. Yan po, klarong-klaro B1 na po yan. Ang ganda, sana DNA cock para mas maganda ang laban. Yan po, ang susunod is Aqua OPA B1 ino na po yan mga kaibon, kasi red eye na po yan mga kaibon. Kung makikita nyo, red eye na po sila. Yan po yung mga pinaghahanap ngayon sa buying. May bumibili na po yan mga kaibon. May nagpapareserve na po sa atin yan. Kukunin pagka nakababa mga kaibon. Pag magkasundo kami sa presyo, out natin. Pag hindi, tago natin mga kaibon. Kasi mahirap po bumuhay ng mga ibong katulad niyan mga kaibon. Kung nakasubaybay po kayo sa akin mga kaibon, sa atin, dami nating ino nung una pa, kaso hindi kinakaya, namamatay din. Yan po, yung pangatlo, Aqua OPA B1 din po yan, pero mauve na po yan ang kulay niyan. Medyo madalang lang tong kulay na to sa Aqua, pero napakaganda. Yan po, lalagyan na rin po natin ng leg band mga kaibon. At medyo mahirap yung paglagay ng leg band sa mga ibon na to kasi lalaki po ng paa ng mga ibon na to mga kaibon. Ulitin ko ulit mga kaibon, pag gusto nyong
mag-inquire o kumuha ng ibon sa atin, message lang po sa page natin, FB page, Ibon at Iba Pa. Doon po tayo mag-usap mga kaibon tungkol sa ibon. At maraming na rin po nagtatanong doon, minsan hindi natin nasasagot, busy din po, pero karamihan na sinasagot natin po lahat doon. Kaya paki-follow na rin po yung FB page natin, kasi doon po tayo kadalasan nag-update, kung mabilis ang update minsan mga kaibon. Yan, papasok na natin yung live band sa wakas. Yan po, ang gaganda ng mutation na aqua mga kaibon. At sana na-appreciate nyo po yung munting topic natin ngayong week na to. Pinakita natin, showcase natin yung mga ibon nating ilalagyan ng leg band mga kaibon. At sana ma-inspire din po kayo na mag-alaga ng ibon mga kaibon. Kasi tanggal po ng stress at the same time kung nakakabenta ka, nakaka-out ka, medyo masaya sa pakaramdam mga kaibon na nakaka-share ka rin mga kaibon. Okay? Sana nag-enjoy po kayo mga kaibon. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat, sa pamilya nyo. God bless po sa lahat na mag-iibon. God bless sa mga minamahal nyo sa buhay. See you next time po mga kaibon. Ibon at Iba Pa po. Maraming salamat po sa inyo.